Fiancé is waiting. Bea Alonzo, mas piniling magtrabaho kaysa magplano ng kasal. September 18, 2023. Natatawa na lang si Bea Alonzo kapag tinatanong siya kung kailan ang kasal nila ng fiancé na si Dominic Roque. Pagkatapos kasi ng kakaiba at napakagandang wedding proposal ni Dom. Kay Bea ay nakaabang ang lahat kung kailan na ang kasal. Natanong muli si Bea sa presko ng Love Before Sunrise. Lahat tayo excited, kayo mas lalo na, natatawang simula ni Bea. Well, we all know na may mga trabaho pa tayong gagawin at marami yon at may kontrata po yon. So wag po tayong magmadali pero syempre excited kami ni Dom on our wedding. Kasunod na yun eh, kasi nga nag-propose na. Pero you know, may mga trabaho pang dapat tapusin at gawin bago pa namin pagtuunan yung pansin, yung wedding. Panipi, mas lalong gumanda si Bea at kitang-kita sa glow ng kanyang mga mata iyon. Masaya ang puso, maraming trabaho kaya naman maligayang-maligaya siya ngayon. Ayokong mawala iyon, ayokong umalis sa sitwasing iyon dahil siguro naman deserve ko yon. I work hard. How many years? Matagal na. So gusto ko namang namnamin yung sayang iyon na para lang sa akin. For now, I was in a situation na maligayang maligaya. Lahat ng aspect ng buhay ko. I'm very grateful sa lahat ng trabaho na meron ako, sa mga trabahong ibinibigay sa akin ng aking network, ang GMA7. Sa aking family, forever grateful ako kasi andyan sila masaya o malingkot ako. Sila yung unang nandyan para pag-aanan ang lahat pag may problema. Sa aking mga supporters, friends from the industry, sa lahat ng naniniwala sa akin, I'm forever grateful and thankful to all of you. Masayang chika ni Bea. Hindi sinagot ni Bea ang tanong na kapag nagkita sila ni Gerald Anderson at binati siya nito, will she do the same? Mula ito sa insidente na nagkita si Maha Salvador at si Gerald at nagbatian ang dalawa. At tama lang yun since may pinagsamahan naman sila. Pero iba ang dating kay Julia Barreto nang matanong ito kung okay lang ba sa kanya ang naganap sa boyfriend niya at sa ex-GF nito. Ito nga yung viral video kung saan nag-walkout si Julia kesa sagutin ang tanong. Ayan, nabash tuloy siya ng todo. Pero si Bea, hindi nag-walkout sa tanong, nag-smile lang siya. Parang si Karil nung natanong noon kung totoong buntis si Marian Rivera sa kasagsagan ng relasyon nila noon ni Ding Dong Dantes kung saan nag-ghost si Karil. Anyway, first time na magtatambol si Bea at Dennis Trillo sa isang serye kahit paparehong dream nilang magkatrabaho sila since they're friends nung kapwa nasa Star Magic pa sila sa ABS-CBN. Oo nga eh, dream come true ito sa amin ni Dennis. First time, I look up to him dahil hindi lang siya gwapo, super husay pang aktor, say ni Bea. Sino ba naman ang hindi may excite sa napakagandang project na ito, Bea Alonzo lang naman ang kapareha mo. Isa sa pinakamahusay na aktres, napakaganda, matalino, mayaman, nasa kanya na yata lahat no. Wala na akong masabi kundi sa pagsasama naming ito, it was a dream come true, nasa bucket list ko ito noon pa at ngayon nga ay nagkatotoo na. I'm so happy and blessed for that, sabi naman ni Dennis.